Tapos na ang buwan ng Mayo at kasabay nito ang season finale ng ating show. Kaya naman isang makulay na episode ang inyong mapapanood. Tama, partner. Iba't ibang mga istorya ang ating natunghayan ngayong season na ito. Kaya naman para sa finale, isang espesyal na episode na naman ang aming hatid. Ating ipapakita at ipapakilala ang buhay ng ating mga kapatid sa LGBT community. Napaka-interesting ng topic natin ngayong umaga, lalo na't matunog ang usaping Soji. Pero, partner, ano nga ba yung Soji? Atin niyang sasagutin ngayong umaga, kasama ang mga inimbitahan nating eksperto at kaibigan upang masilip ang pang-araw-araw na pumumuhay ng ating mga kapatid na LGBT. Magandang umaga, Laguna! Ako po si Tris. At ako naman po si Jelay. Sama-sama nating pagsaluhan ang magagandang kwento, masasayang karanasan, at makabuluhang usapan. Lahat ng yan, dito sa Laguna! Sabi na yung ano, pwede na silang ikasal sa kapwa nila lalaki. Yun ang pinakaintindi ko doon na parang ano ko lang. Pero hindi ako sure doon. Ang pagkakaintindi ko sa LGBT is parang lesbian, paklatawon. LGBT para sa akin, lesbian. Ah, yung samahan ng ano? Ah, sagutin niya. Yung masyadong pumilang kasi dyan. Pagka alam ko, anong mga bisexual, yung halimbawa, yung bakla, tomboy, ganaan. Ito yung mga third sex na ako dyan. Pero as of now, tanggap na sila na rin. Nasa isip ko agad, tao, kasi pare-pares lang naman tayo. LGBT, ano, iba lang yung preference nila na gender, pero same lang tayo na pares tayo may rights. L, ito, I am lesbian, B, bisexual, G, as a gay, and P, as a transgender. Kaya ibinukulod ang class ng samahan ito ay para malaman ng tao na kaya namin gampanan lahat ng pagsubok na tumarapin sa amin. Para po sa mga lesbian, gay, transgender na pinaglalaban lang yung rights nila as human. Isa po siyang organization or group po ng people. Ito po alam, hindi ko pa po narinig yun. Ano po kasi community, ang movimento, kung ito, yung same difference, gender. Parang samahan namin mga gay, and then palitombay ka, parang nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng ganitong organization. Para din sa amin. Kung sa basic definition of terms tayo, LGBTQ plus means lesbian, gay, bisexual, transsexual, queer, and all the other genders and sexualities under the spectrum. Yung LGBTQ plus is it's a community of people na ang common ground is yung pagiging non-straight basically. It has existed since time immemorial. And recently siguro nagkakaroon ng mga panibagong terms kasi people are nagiging mas open sila to the idea of coming out, to the idea of identifying themselves kung saan man doon sa loob ng umbrella na LGBTQ+. Sa Laguna, ayun, dito kasi parang wala pa tayong anti-discrimination ordinance, diba? So, isa yun sa mga nakikita kong kulang pa para sa mga LGBTQ people ng Laguna
na hindi pa nabibigay ng gobyerno since wala pa tayong national na anti-discrimination law. Personally, I'm very for the SOGI bill kasi yun nga, dito mabibigyan ng protection yung karapatan ng LGBTQ community and more equality for everyone basically. Kasi yun naman kasi talaga dapat, parang kailangan mawala ng discrimination dahil lamang sa gender and sexuality ng isang tao. Dahil, ayun, under the Constitution, all men are created equal naman. Napaka-interesting malaman ng iba't ibang kahulugan ng LGBTQ+ para sa iba't ibang mga tao. Tama, Tris? Oo, Jelay. Nalinaw rin ng ating expert kung ano ba talaga ang tamang kahulugan ng LGBTQ+ at ang kasaysayan at impormasyon tungkol dito. Atin pa silang kikilalanin sa pamamagitan ng pagsilip sa buhay ng mga miyembro ng LGBT community. Coming out stories ng ating mga kapatid sa LGBT community, ating malalaman. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Dito sa Laguna! Babalik ang Dito sa Laguna. Yes, Jelay. Gaya nga ng nabanggit natin kanina, aalamin natin ngayong umaga ang mga coming out stories ng mga kapatid natin sa LGBT community. Tunghayan natin ang kanilang mga kwento. Hi, I'm Tim Valenzuela, 19 years old, some BS DevCom student, Bachelor of Mean, and I identify myself as queer or gender queer. Ayun, kasi yung queer na term dati, isa siyang derogatory na term para sa mga tao na different, di ba, ganyan, na peculiar or odd. Pero nung na-reclaim siya as a term na, yun nga, na queer, most people use queer na parang term to contest or to question din yung normal na tingin natin sa gender and sexuality. Ano, nung una talaga, ano, yung identification sa sarili ko is gay. Tapos, nung, when I started doing drag, yung when I put some makeup, ganyan, when I dress myself, ganyan. When I started doing drag, dun ko mas na-realize yung pag, there's so much more dun sa concept ng gender. Na, ayun. Tapos nung when I came across the term na queer, parang mas na-feel ko siya sa sarili ko and ayun, dun ko na-realize yung pagiging queer ko. Pero I realized din na marami pa akong dapat matutunan about that na isa sa pagiging queer and sa LGBTQ movement in general. Ayun, struggle ko talaga is kung paano ko sasabihin sa parents ko, paano ko papaalam din sa relatives ko, ganyan. Kasi sa friends ko, wala namang problem eh. Pero sa family ko talaga, dun yung struggle ko sa pagka-come out. Kasi, ayun, syempre, as most LGBT youth naman na na-feel nila na natakot sila mag-come out kasi makaka-reject ng family. And, di ba, yung family kasi yung pinaka-magandang support system, lalo na sa LGBT community. And nakakalungkot lang din na yun nga, yung iba kasi yun nga, nare-reject talaga sila ng family nila. And ayun, yun talaga yung naging struggle ko nung bago ko mag-come out. Una, nung nag-come out ako sa parents ko, nung when I was in fourth year high school,
Dati kasi gusto ko talagang mag-come out after kong graduate ng high school para wala lang parang may napatunayan na ako gano'n na nakagraduate na ako. Pero nung point na yun kasi may nangyari sa bahay, tapos may arguments na yun. Nag-away kami ng tatay ko. Tapos ewan ko, doon ko lang na-feel ko lang siya bigla na parang maganda siguro na mag-come out na rin ako sa dad ko at sa mom ko. Tapos yun, wala siyang definite talaga yung pagka-come out. Parang mapipin mo lang siya na, ayun, time na para lumabas ka sa shell and to tell the people that you love na kung sino ka. Ablis Guerra from the Spanish Laguna, 18 years old, tungtungin mo itong cheeky gout. Para sa akin, ang pagiging gay, confident ako sa sarili ko, na-handle ko yung sexy ko, makihalibili sa mga tao, kahit ang sarili lang ng bakla-bakla ako, gay, wala akong pakialam ko. So, para sa akin, ang pagiging gay, nakakatulong ko sa magulang ko, ganun, since bata ako, sa pagiging gay ko, sumasayaw-sayaw ako, kumakatanda, nakakapag-bend ako ng mali. Since 11 years old na, naramdaman ko na gay ako sa isang babae ako. Nagsasuot-suot ako ng mga damit na mga dress, like nagbabahaba ng mga hair, nagsasuot ako. Pinalam ko sa magulang ko na gay ako, like na umamin ako, tapos wala lang sa kanya kasi tao lang rin naman ako, anak niya. So, tatanggapin niya ako. Nalaman ng mga tao na gay ako, like na nagme-makeup ako, nagbabahaba na ako ng hair, tapos nagsasuot ako ng mga dress. Masakit para sa akin kasi may mga taong hindi nila ako matanggap, like mga nang mabasher sila, like na sinasabihan nila ako ng bakla, tapos yun, kinuhusgahan nila kami ng mga masasakit na masasalita, pero hindi namin pinapansin, confident ako sa sarili ko kasi ako yan, kailangan ako to, ipagmalaki ko yung sarili ko, so magiging confident ako. Message ko sa mga bakla, respetorin natin yung sarili natin para hindi tayo nila bulihin, like hindi nila tayo pagsalita ng masasama. Kahit ano man ang sabihin nila, huwag kayong papapeko dahil sa sarili mo yan. Itaas mo ang bandera mo, maging confident ka sa sarili mo. Yun lang masasabi ko. Thank you. From Riverside, Bato Malacanas, Spanish Laguna. And I'm already 17. And then I'm a gay. Naging gay ako dahil, yun nga, para magka-confident ako sa sarili ko, para sa ibang tao na maging close ko. Para mas ano, mas marami akong alam para sa akin. Yung mga kalaro ko po yung may mga kalaro ko po yung mga kamag-anak, yung mga pinsan ko, nilalaro nila ako sa yung todo-todo na laban. Mga pinsan din sinusutan ako ng mga kababae, yung mga ano, yayo na bigayan na ako naging gay. Tapos ang sabi naman mga magulang ko, okay lang naman daw, basta tuwag lang daw yung ano. Yung di man ako sa kanila, na para nakakatulong ako sa kanila, okay lang naman. Wala akong siyang sabi sa kanila, pero nakikita nila yung kusotan ko, kung ano nakikita nila sa akin, sa paglabas ko. Hindi ko sila pinapansin. Tulad no, gay, nagbakalagan, pero hindi namin sila pinapansin. Kumbaga kung ano sa sarili namin, confident ko rin ba. Gay na mga po tayo, nababasos na nga po tayo, sana naman po respeto yung dinamin ng pagkakaya. Kumbaga sa mga lalaki, huwag natin silang basos sa ilan silang isuhan, huwag natin silang baga ganun, huwag natin silang pansin kung anong meron. Napapansin tayo ng ibang tao, so sana hindi natin sila pinapansin, tayo ang napapansin dapat. So huwag natin silang bastusin. Yung lamang point ay. Okay, hi, I'm Beatrice Castillo. You can call me Leila. I'm 19 years old. I'm from San Pablo, Laguna. Ang sexuality ko ay, ang sexual orientation ko is bisexual. Gender identity ko ay gender expression ko ay androgynous, pero more on the feminine side. My sexuality is liking both girls and boys. Ngayong college, around yung second sem ng first year, na parang nakamita ko ng isang friend na girl, tapos na-realize ko na yung attraction ko towards her is that something you feel towards her. Hindi pa ako nagka-come out sa parents ko. Kasi conservative yung parents ko, like religious sila and all. So, parang hindi nila naiintindihan pa siguro yung
Patuloy ngang nakaka-inspire na marinig ang kanilang mga kwento na sa kabila ng maraming pagsubok ay nagpapatuloy pa rin sila sa buhay. Kaya naman karapat-dapat lamang sila sa mataas na pagtingin at respeto. Totoo yan, Jelay. Sa ating pagbabalik, makakakwentuhan naman natin ng isang eksperto mula sa UPLB Gender Center na si Ms. Syra May Saipudin. Dito natin malalaman, partner, kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng SOGI at pati na rin ang SOGI Bill. Kasama rin niya ang isang SOGI advocate na si Kim Cruz mula UPLB Babaylan. Kaya huwag kayong aalis, magbabalik ang Dito sa Laguna! Hi, Ate. Ano naman yan, Ate? Snoop naman na ito. Uy, yung homework natin, nagawa mo na ba? Ha? Ang tinitin mo dyan? Wala, ano? Tama na. Tama na. Muling nagbabalik ang Dito sa Laguna. At ngayon, kasama natin mula sa UPLB Gender Center, Ma'am Syra May Saipudin. Magandang umaga po, Ma'am Sy. Magandang umaga rin. Kasama rin natin si Kim Cruz ng UPLB Babaylan. Magandang umaga po at welcome sa Dito sa Laguna. So, para simulan po yung talakayan natin, unahin na po muna natin, no? Ano po ba yung SOGI? Ayun. Ang SOGI ay three parts. Sexual orientation, gender identity, and then gender expression. So I'll discuss sexual orientation first. To put it simply, sexual orientation is your attraction to someone else, whether you're attracted to a male or a female, kung kanino ka nagkakagusto. So gender identity naman is yung tingin mo sa sarili mo, kung babae o lalaki ka man, or pwede rin walang kang label sa sarili mo. Tapos yung gender expression is how you project yourself to other people, may it be feminine or masculine, in a way you dress, in the way you speak, or your mannerisms. Ayun, that's SOGI for us. So, ano naman po yung kasalukuyang sitwasyon ng mga LGBT sa ating bansa? I could say that's really diverse depending on the kind of privilege that you have as a person. Like, for example, a person na middle class, na member ng LGBT community, siguro yung situation nila is dependent doon sa nature of work, kung yung environment na kinabibilangan nila sa trabaho. Tapos, for example, I'm a student and I'm a member of the LGBT community. Yung struggles na meron ako ay student-related din. However, if you're going to look at the bigger picture of it, parang yung similarity ng mga yun, they will all boil down to the idea of discrimination. There is discrimination when it comes to the LGBT community. Aside from that, yung opportunities din na pwede nilang maabot parang as a member of the LGBT community, yun siguro ay part din ng current situation ng LGBT. So, with that said po, ano po sa tingin niyo yung kahalagahan ng SOGI? Ang kahalagahan ng SOGI is understanding a person's individuality. The SOGI does not mean na yun na yung nagbubuo sa isang tao. It's just part of their person. Pag naiintindihan natin yung SOGI ng isang tao, naiintindihan din natin yung mga kailangan nila, yung needs, or yung kung saan sila nanggagaling at ano yung mga iba-ibang struggles na pinagdadaanan nila. That's the importance of SOGI, and kailangan nating alalahanin na hindi lang ang LGBT ang may SOGI, pati lahat tayo may SOGI. So ngayon, alam na natin kung ano nga ba yung SOGI tsaka bakit siya importante. Ano naman po ang SOGI Bill? Ayun, so the SOGI bill currently has 11 versions in the Senate, in the House of Representatives, pero it's already compiled into one, also known as the House Bill 4982 or the SOGI Equality Act, or an act prohibiting discrimination on the basis of sexual orientation, gender identity, and gender expression. Currently, the SOGI Equality Act or House Bill 4982 already passed the third and final reading sa House of Representatives. It has a lot of steps pa, pero yung susunod dun is for the Senate to convene about the said bill. Kayo po, ano po yung opinion nyo about sa bill na ito? I think everyone deserves to be not discriminated. Everyone deserves equality or to be treated fairly. And I think the SOGI bill is a step towards the LGBT, protecting everyone
against discrimination. Ayun, sa akin naman, parang marami kasing misconception din about Soji Bill. Like for example, some say that it's not already kailangan kasi may mga laws na tayo when it comes to human rights. But actually, kumbaga, kung titignan natin yung Soji Bill, ito yung nispecify niya na on the basis of sexual orientation, gender identity, and expression. And as a member of the LGBT community, I am in support of this. Hindi dahil member ako ng LGBT, pero mas sinusuportahan ko siya dahil nare-recognize ko na hindi lahat ng tao merong safe space, or for example, sa work na lang, hindi lahat ng tao na-express na sarili nilang maayos and they're being treated fairly because of their sexual orientation. Parang ako, we should be judged not because of like how we see ourselves or our identity. Siguro mas gina-judge dapat tayo based on our actions. And at the same time din, Soji Equality Bill, it's to protect the people. Kaya sa tingin niyo po, gaano at paano po maapektuhan ng bill na to ang mga kapatid natin sa LGBT community? Ay, lahat naman tayo siguro may kilala tayong member of the LGBT community. Each one of us share our own struggles. Pero as for the law in itself, parang it's in the part kung saan pinoprotektahan niya yung welfare ng employee dahil member siya ng LGBT community. Pinoprotektahan niya yung isang tao na magkaroon ng freedom to express him or herself in the manner na hindi sila nadidiscriminate. So I think that's like one on how the Soji Bill affects the LGBT community. Sa tingin niyo po, ano po siguro yung dapat mga programa or activities na isinasagawa ng ating government, national lang po or local, para sa mga kapatid natin sa LGBT community? Well, I think part of it sa hiring, na hindi dapat tinitingnan ang sexual orientation or gender expression ng isang tao. Then, actually, it's already in the law na bawal nga ilagay kung male or female yung preferred na i-hire. Pero, meron pa rin kasi mga ibang companies na still specify na kung anong preferred nila na person. Pero, that's discrimination. And if ever there's the Soji Bill, mas papalakasin pa nun yung pagbabawal ng pag-hire or pag-discriminate based on a person's sex or sexuality. Actually, awareness campaigns talaga kasi maraming hindi nakakaintindi ng Soji. Bilang miyembro po ng UPLB Babaylan at kayo naman po sa Gender Center, ano-ano po yung mga programang isinasagawa niyo para suportahan yung mga kapatid natin sa LGBT community? Kasi yung UPLB Babaylan, isa talaga siyang support group for LGBT people, LGBT community. So, ayun, yung mga programs na ginawa namin. First and foremost, kilala kami for the Southern Tagalog Pride March. Parang, ayun, doon namin nilalabas yung calls ng tayo bilang members ng LGBT community. Aside from that, ayun, we in ourselves, like, practice what we say during general assemblies or during orientations. Ayun, sa Gender Center, we actually partner with different student organizations and classes. We launch activities, we partnered with UPLB Babaylan for kilalanin si AIDA. It's an HIV AIDS awareness campaign, and then there's a forum with free testing, and don't worry, the testing is anonymous and confidential. So, walang naspusplok na kung sino yung nagpa-test. Ayun. And also, we partnered with a DevCom class before. I forgot the title. It was HIV. And it was also a HIV campaign, HIV awareness campaign. We partnered with that. And then we also partnered with different organizations outside. Kasi there's this stigma din kasi when it comes to the spread of HIV. Kasi laging natatag to sa MSM or the LGBT community. Na we tackle that sa discussions ng HIV. Na although medyo madami nga yung number ng HIV cases na MSM, pero it doesn't mean na sila yung nagsispread nun. At saka education campaign talaga siya regarding HIV kasi marami pa rin talagang hindi alam paano nasa-spread yung HIV. Ayun. Furthermore, we do gender sensitivity trainings. We discuss Soji in the gender sensitivity trainings. Tapos
ayun, madami nagtatanong kasi madami din nga nang ko-confuse sa sexual orientation and gender expression. Mga ganong activities na gagawa namin sa UPLB Gender Center, and we're always open to students partnering with classes, organizations, and organizations outside the university. So, para po i-wrap up yung discussion natin, hinga lang po sana namin kayo ng message sa ating mga manonood, lalong-lalo na yung mga manonood natin na miyembro ng LGBT community. Siguro, ayun, yung message natin for the viewers na nanonood sa atin ngayon, syempre viewers na nanonood ngayon, embrace yourself, embrace your individuality, and be proud of who you are. And, ayun, ikaw. Ayun, wag po tayong mahiya sa kung sino tayo. Tuloy lang yung laban, ipaglaban natin yung ating mga karapatan. Ayun. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng inyong kaalaman tungkol sa ating mga kapatid na LGBT sa LGBT community, Ma'am Sai at Kim. Kung mayroon po kayong mga katanungan, maaari po kayong pumunta sa UPLB Gender Center sa Mezzanine ng Graduate School Building, Jose B. Juliana Avenue, University of the Philippines, Los Baños, Laguna. O di kaya naman ay tumawag sa kanilang numero sa 0495011844 at hanapin lamang si Ma'am Sai. Maaari rin ninyong hanapin ang kanilang Facebook account sa pangalang UPLB Gender Center o facebook.com/UPLB Gender Center. Pati na rin ang UPLB Babaylan o facebook.com/UPLB Babaylan. At doon magpadala ng message tungkol sa inyong mga katanungan. Marami pong salamat ulit, Ma'am Sai at Kim. Sobrang dami nating natutunan ngayong araw tungkol sa LGBTQ+. Ikaw, Tris, anong pinakatumatak sa'yo? Sa akin, partner, pinakatumatak yung coming out stories ng ating mga kapatid mula sa LGBT community dahil dito natin nakita yung mukha sa likod ng mga kwento ng pagsubok na dati naririnig lang natin. Mm-hmm. Ikaw ba, partner? Sa akin, tumatak sa akin yung sinabi ng guest natin kanina na hindi lamang exclusive dun sa LGBT yung SOGI, bagkus lahat tayo ay may sexual orientation, gender identity, at gender expression, kaya mahalaga na alam natin itong lahat. At dito na po nagtatapos ang makabuluhan at napapanahong usapan at kwentuhan tungkol sa makulay na buhay ng ating mga kapatid na LGBTQ+. Para sa inyong mga mungkahi at reaksyon, maaari kayong tumawag sa mga numerong 536-2433 o sa 536-2511 Local 312. I-like din ang aming official Facebook page para sa updates at uploads ng mga nakaraang episode sa facebook.com/ditosalaguna. Muli, ako po si Tris. At ako naman si Jelay. Hanggang sa susunod na season ng Dito sa Laguna! Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Matuto sa ating kwento, magkulay na karanasan. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Matuto sa ating kwento.